guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin ninyo na lagi na lamang kayong minamalas sa buhay? Na kahit anong gawin ninyong sikap, kahit anong gawin ninyong diskarte, or kahit anong gawin ninyong sobrang pagkayod, ay sa wala't wala po ito. Yan po ba'y naranasan ninyo? Alam niyo po ba na may kailangan lamang kayong gawin para lumapit ang swerte at lahat ng inyong mga ninanais ay matutupad? Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay lagi na lamang inaalat sa buhay at gusto nyo mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, gawin nyo po ito at ito po ay napaka-epektibo dahil ito po ay napaka-paborito ko na siya naging dahilan kung bakit din po unti-unti ko nakakamtan ang mga pangarap ko sa aking buhay. Pero marami po talaga akong mga pampaswerteng ginagawa at malamang nag-join course po mga yan kung kaya't nakakamit ko ang swerte na ngayon ko lamang na experience. Kasi syempre tumanda naman po ako ng ganito, hindi naman ako lumaki sa yaman, ay kaya kumbaga eh, ngayon ko lang ito nararanasan na dahil po sa mga pampaswerte na tunay namang sinuswerte. Kaya isishare ko po ito sa inyo, masamang maging madamot at ang hard ko na kayo po iswertehin lamang. Kaya lamang ay may mga proseso po. Ang mga pampaswerte hindi po yan basta ginagawa. Kung halimbawa bumili ka ng pampaswerte sa may Quiapo, napakarami po dyan. Hindi po yan mong pugit binili mo ng ganitong halaga dahil sabi mo, ay, ang mura naman ito. Yan po, isuswertihin ka na. Hindi po ganon. May mga proseso po yan para ikaw iswertihin. Diba, halimbawa, punta ka sa isang manggagamot. Tapos, itong manggagamot ay sasabihin sa'yo, ito ang pampaswerte para sa'yo, base sa iyong problema. Tapos sabi mo, ay, bakit ang mahal nito? Bakit dito yung nakita ko naman sa may ano, mura lamang? Kasi po may proseso po yan. Dinasalan na yan. At ganun po yung kung ano-ano pa yung mga pinagagagawa niyan. Depende po sa ano. Kaya sabi ko mga sa inyo, dapat ay perfectong sangkap at tamang pagkakagawa. Kaya po, iba na syempre ang value po niyan. Dahil may iba na ginawa po siya dito. Kaya iba na po ang presyuhan po niyan. Kaya ito ay sinishare ko sa inyo. Dahil hangad ko na kayo po mismo ang gumawa. Upang sa ganun, kasi ako po yung naniniwala kung sino po yung tao na nakakaramdam ng sobrang paghihirap. Malamang magdadasal naman kayo ng taimtim, di ba mga bossing? Baka naman po kasi meron akong kakilala. Di, ang dami po nga niya rin problema, kagaya ko din. Ngayon, siya po ay parang lutang, yung parang bang wala siya sa focus. Kaya noong ano, hindi tumalab sa kanya, pero yung kasabayan niya ay tumalab. Dahil po, yung gano'n, meron po kasi minsan kahit nakakaramdam ka, siguro sobrang worst na talaga. Kaya siya eh parang nabablangko o lutang, hindi niya wala sa puso ang pagdadasal, basta na lang ginawa. Pag po gano'n, hindi po yan tatalab, kailangan po talaga eh may lubos na paniniwala at mula sa inyong puso ang panalangin para mabilis po ang talab. Ayan, ganito po mga bossing ko ha. Ito po ay napaka-epektibo, isishare ko po sa inyo dahil hangad ko na kayo po iswertihin din na kagaya na nagaganap nga po sa akin na hindi ako makapaniwala wala sa mga nagaganap. Kung baga kung ikukumpara lang naman yung dati at ngayon, ay milya ang pagitan dahil nga po sa Diyos ko po, ni makain awala. At saka, yung mga ganito, yung mga nakikita niyo po yan, yung mga sutkunto, wala po talaga yan. Nako, yung mga, kung sakasakali makita niyo yung dati kong mga selfie, yan po ay mga pinagkalob lang sa akin. Abangers, yung mga pinaglumaan, ayan. Kung baga, mahilig lang talagang mag-ayos at hindi yung mahalatan talagang walang-wala. Pero pag ako'y tinanong mo sa talagang heart to heart at nakita ko sa iyo na sincere ka sa pagtatanong, hindi yung para chumika lamang, ayan, dyan ako talagang mapapaiyak ng gusto. Pero yung, kumbaga, iba-iba kasi, nile-level-level ko eh. Minsan kasi, kwentuhang barbero lamang, yung kwentuhang charot-charutan lamang, yung mga, halimbawa, magkakasama lang kayo ng mga kakilala mo dahil sa may mga okasyon, yung mga ganon. Or kaya na-imbitahan, tapos yun, kwentuhan lang, pero yun, hindi mo para ishare doon. Dahil yun ay para lamang sa kwentuhan, para lamang sa kasiyahan yun. At ako po eh, kumbaga eh, dahil sa sobrang hirap nga po ng buhay at sobrang daming problema pinagdaanan, yung mga taong gano'n, yung tipo na hindi makapag-share kasi parang iiyak agad kapag po siya eh nakakaranas ng mga gano'ng mga pagsubok. Pero, dahil nga po sa ako'y naniwala sa mga pampaswerte, kaya unti-unting nabago ang takbo ng aking pamumuhay, kaya gawin nyo rin po ito mga bossing. Ano po ang mga kailangan natin? Simple pero napaka-epektibo. Kailangan natin ng bigas.
Kailangan po natin ng paminta. Kailangan po natin ng susi. Susi ng ating tagumpay. Pero ito, susing ito, mga bossing, yung tipong hindi nyo nagagamitin, ha. Baka po kasi yung ginagamit nyo pa, eh, gagamitin po natin ito sa pampaswerte. Hindi po ito kailangan alisin dito sa ating gagawin pampaswerte. At kailangan din po natin ng isang clear na lalagyanan. Ayan. Ngayon, meron lamang po siyang tag dito kasi naubos na yung ganito kong may sipla. Kaya lang, syempre, i-demo ko lang naman po sa inyo. Kaya ang hangad ko po at gusto kong gamitin po ninyo yung talagang malinis na may ziplock na ganito. Pero kung wala, pwede rin po ang plastic ng yelo. Ayan. At ganoon din po ang larawan. Ayan. Medyo may pagkapayat pa ako dyan sa mga panon na yan. Dyan pa yung sobrang crisis. Ayan. Ngayon po, ganito po mga bossing ang gagawin po natin. Kumuha po tayo ng pen po at saka ball pen. At pagkatapos, sulat po natin yung date ngayon. Mainam po yung lagi sinusulat yung date para alam po natin kung kailan ito matutupad. Di March, ano po ngayon? 8, 2020. Tapos, pangalan po ninyo at ipilido. Tapos, i-wish nyo po dito na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. At mabago ang takbo ng aking pamumuhay at magkaroon ako ng aking mga matagal na pinapangarap. Magkaroon ako ng magandang bahay, magkaroon ako ng magandang sasakyan, magkaroon ako ng maraming pera. At ilayo sa lahat ng kapamakaan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Ayan, kumbaga ito po ay inano ko na dahil ito yung lagi-lagi ko rin namang hinihiling, yung magkaroon ng ganito, ng ganyan. Siyempre, meron na po ako niyan. Kumbaga ako po ay naghahangad pa siyempre. At higit po kayo mga bossing, kung kayo walang ganyan, maghangad po kayo na magkaroon ng ganyan. I-wish nyo po ito, gawin nyo po ito. Nako, walang dahilan para hindi po yan matupad. Lalo-lalo kung tayo nagkakaedad, di ba mga bossing? At syempre, para rin sa ating mga anak, ayan. At pagkatapos po nito, pangalan po ninyo at ipilido at signature na may pataas para pataas din ang buhay, tagumpay. At pagkatapos nito mga bossing, para walang kumontra sa ating mga pangarap, lalagyan po natin lagi ng asin ang ating po mga pangarap. Para kung may kumontra man, hindi naman ito matutupad yung mga kontra nila, panalangin ng masama ay sa kanila ang balik at hindi po sa inyo. Pag meron po mga ganito. Kaya huwag nyo pong kakalimutan mga bossing ang asin. At pagkatapos po nito, ilalagay nyo po siya dito mga bossing. Ilagay nyo po rin dito ang inyong larawan. Isulat nyo po dito sa likod ang tunay nyong pangalan at ipilido ng 3 beses. Ayan, halimbawa ito. Sulat natin. Apple Pagyo. Apple Pagyo. Apple Pagyo. Ayan. Ito po mga bossing. Tapos, yan. Dito po natin siya ilalagay. At pagkatapos, ilalagay po natin itong ating bigas. Siguro, ang bilang nito, siguro mga isang kutsara lamang na bigas, pwede na po yun. At dahil maliit nga po ito, ay di sa akin, ay 4 kasi maliit lang po yung aking kutsara. Sa 2, 3, 4. Ayan. At pagkatapos, isang kutsara rin po ng ating paminta. Isa, 2, 3, 4. At mga bossing, bago ko makalimutan, kailangan din po natin ng isang buo na daon ng laurel para matupad kaagad yung ating mga pinapangarap sa buhay. Ayan. Ngayon, isusulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at lahat ng mga pangarap po natin. Bawa, gusto po natin na magkaroon ng ganitong halaga ngayon 2020, isusulat din po natin siya dito. Ayan. Sulat po natin, Apple Pagyo, tapos 10 million. Yan. Kung magkano po yung halagang gusto nyo? 10 million. Yan.
At pagkatapos niyan mga bossing, magwi-wish ka po dito sa may silangan na matupad lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay. Magkaroon ako ng mga matagal ko nang pinapangarap. Ngayon 2020, magkaroon ako ng 10 million. At kung ano po yung mga winish nyo dun sa papel, yun din po ang i-wish nyo po dito na mula sa inyong pong puso. At pagkatapos ay ilalagay nyo po ito dito. Mainam, pwede rin po siya dito sa may labas, pero pwede rin naman siya dito sa loob. Ayan. Basta importante, ganyan po inyong pong pagkakagawa. At pagkatapos ito mga bossing, ito po ay ilalagay natin. Pwede po ito nyo ilagay sa ilalim ng inyong unan. Pwede nyo rin po itong ilagay sa inyong pong, di ba, pagpasok. Pagpasok ng inyong pintuan ng inyong kwarto. Doon po sa pintuan. Kailangan nakasabit po siya sa may pintuan. Pero pwede rin po doon sa bago pumasok or pwede rin sa pagpasok. Kasi mainam po yung nakikita nyo po ito. Pag tumingala kayo, parang lagi kayong titingalain, matutupad yung mga pangarap nyo sa inyong buhay. Kaya mainam po ito. Mainam na meron po kayong larawan at ganoon din po ito. Umaakit po ito ng kasaganahan. Kung gusto nyo po mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan nyo po ito mga bossing at nako, hindi po ako mapapaya sa inyo. Dahil ito po ay isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan para mabilis natin matupad kung ano man ang ating mga pinapangarap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ngayon po mga bossing, kung natapos nyo po itong aking video at kayo po ay may alinlangan, huwag nyo po itong tatangkain gawin. Ngayon kung kayo po ay naniniwala, gawin nyo na po ito para mabago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Higit sa lahat, kung kayo po ay umay na sa mga problema ang pinagdadaanan nyo. Yun lang po guys, salamat po. Mga bossing, bago ko po makalimutan, ilalagay rin po itong ating susi dito sa loob. Ayan, susi ng ating tagumpay. Pagtapos, pwede na po natin siyang ihang. Yun lang po guys, salamat po.